For a very healthy and quick refreshment na pwede nyong gawin sa inyong bahay, nagawa tayo ng Blue Tornate Lemonade. Ang gagawin lang natin is magpapakulo lang tayo ng tubig ng may asukal. Parang in a way, syrup na lang din. The idea here is kapag kumulo na, na-dissolve na yung ating sugar, papatayin natin yung apoy, saka natin ilalagay yung Blue Tornate natin. So habang hinaantay natin ma-dissolve at saka makagawa tayo ng syrup, prepare naman natin yung ating acid. So I have here fresh lemons. Bago natin siya pigaan, kukunin ko muna yung zest kasi sayang din yung flavor niyan. And para ma-infuse na natin yung ating syrup, yung ating Blue Tornate, specifically yung kulay niyan, lalagay na natin siya dun sa ating container. Pwede ninyong palamigin ng kaunti muna yung ating syrup bago nyo lagyan. Pero, pang mabilisan, lagyan na natin ng ice. Pag magsisteep kayo ng herbs, ng tea, or any flowers, it's advisable na hindi bagong kulo yung tubig na gagamitin ninyo. Ang tendency kasi nun is yung sobrang init would actually kill off or papatayin niya yung lasa tsaka yung aroma nung dahon or bulaklak na gagamitin mo for your infusion. Kaya tayo naglalagay ng konting yelo. Pour na natin yung ating syrup. So yan lang natin itong mababad. Siguro for at least 5 minutes or hanggang makita natin na kumalat na yung kulay ng Blue Tornate. And para maging lemonade, lalagyan lang natin siya ng acid. Pero tingnan nyo rin yung magiging reaction ng ating liquid. So from purple, ayan, pink na siya. Dumplings. Para sa lahat. Ayan po. Tapos yung ating Blue Tornate Lemonade. Sir Vic, yung property niyo po, itong farm niyo, gano'ng kalaki? Itong pinaka-campground, mga wala pang 2 hectares to. Okay po. Pero yung family estate namin is around 35 hectares? Yeah. Namamaximize naman po yung buong 35 hectares na yun? Meron kami mga forest conservation. So, napagsasama namin yun. Combine. Parang permaculture po ang kwan. Ang approach. Lalong-lalo na po nung nakarang tag-init, ano? Oo, tag-init. Dito, malamig pa rin. Kaya nga, presko, maaliwalas pa rin. Ang ganda pa ng view nyo. Ano-ano po yung pinaka-main produce ninyo dito? Kung anong season, like, kung cabbage, ang ano season, cabbage. Okay. At talong, talong. Kung ano po yung season na ano. Pinaka-best na magbibigay sa inyo ng yield, ano? So, tubong liliw po kayo. Pang ilang generation po kayo dito, sir, ng kwan? Mga third generation third ako. Third generation na po. Kasi yung lolo namin yung nag-acquire pa na ito eh. I see. Sino pong nagbigay ng idea sa inyo na maging ganito yung approach ninyo? Parang yan, may open to public farm tourism yung approach kasi eh. Kasi famous ang liliw sa tourism, bumagsak. Kasi yung aming mga ilog, medyo nasira. Marami nagbabuyan. Apo. Ako naman eh, at least, parang entrepreneur ako eh. Architect at saka marunong ako mag-design, mag-ano. At saka, every time na mayroon ako ma-invita rito, sabihin ng ano, kahit mga taga-ibang bansa, wow, it's paradise. Sabi, it is. Pagka nakakita nila. It is, actually. Yung ambience. Ang gusto ko lang po dun sa nakikita ko ngayon is, yun nga po, yung mga structures na meron kayo, hindi nalalayo. Oh. Sa meron kayo dito. Kumbaga, nature feels pa rin siya eh. Yun ang talagang namin. Kasi kung gagawin mong artificial, hindi na yun yung... Hindi na, parang hindi mawawala na sa tema. Parang ganun. Bababawasan yung kanyang nature ambience. Opo.